Magandang araw po sa inyong lahat. Sino ba sa inyo dito ang katulad kong panganay? Ito ay kwento ng pamilya ko. Tawagin niyo po pala akong Una. Tunay kong pangalan. Siyempre, panganay nga ako kaya yan yung ibinigay nilang pangalan sa akin. Ever since bata pa ako, talagang nasusunod ang layaw ko. Medyo matagal kasi bago ako nasundan. Plus ako din ang pinakaunang apo. Kaya mahal na mahal ako ng pamilya ko sa parehong sides. Kaya magpahanggang ngayon, parang ako pa rin naman ang paborito. 8 taong gulang na ako nung masundan. Hingi kasi ako ng hingi ng kapatid noon. Hanggang sa naisilang si Tinay. Hindi naman niya tunay na pangalan. Nung bata pa kami pareho, nag-CR si mama noon kaya ako ang nagbantay sandali kay Tinay. Inayos ko lang sandali ang napigtas kong tsinelas. Nang bigla siyang tumakbo palabas ng aming bakod. Hinabol ko siya pero hindi ko ito naabutan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kapatid ko sa drainage. May parte kasi na walang takip. Grabe ang kaba ko noon. Dahil may konting lamang tubig yung drainage, naakala ko ay kung ano na ang nangyari sa aking kapatid. Hindi ko kasi siya agad nakita nung sinisilip ko siya doon sa kanyang pinaghulugan. Nagpapanik na rin kasi ako at syempre, medyo madilim sa ilalim. Medyo nakahinga ako ng konti nung narinig kong umiyak ito. At nakita kong nakatayo pa ito. Kahit lagpas bewang niya ang tubig doon, mabuti na lang at mababaw ang tubig doon. Iyak ng iyak si Tinay noon. Siyempre, takot na takot ito. Ako naman ay agad na humingi ng tulong kay mama. Walang pag-aalin lang ang tumalon si mama doon para kunin ang kapatid ko. Meron lang siyang kaunting mga sugat noon. Pero halos mga 1 oras din itong umiyak lang ng umiyak. Galit na galit ako noon sa aking sarili. Dahil ako talaga ang may kasalanan. Lalo kong sinisi ang sarili ko. Dahil simula sa pangyayaring iyon, hindi na muling nagsalita ang aking kapatid. Medyo nakakapagsalita na kasi ito bago nangyari ang ganon. Pero siguro, dahil sa trauma ay hindi na ito nakapagsalita. Ayaw na rin itong lumabas ng bahay. Kahit may pupuntahan lang ay iyak ito ng iyak. Ang sabi sa amin ng doktor, minsan, nangyayari daw talaga ang ganoon. Lalo kapag maliit pa yung bata at may nangyaring sobrang traumatic na karanasan na muntik na nitong ikamatay. Kung malalim kasi yung tubig doon, baka kung ano na ang nangyari sa aking kapatid. Hindi naman ako sinisi ng mga magulang ko noon. Hindi lang kasi talaga inaasahan na bigla itong tatakbo. Pero sa loob-loob ko, talagang sinisisi ko ang aking sarili. Lumipas ang mga taon at umabot na ng 6 taong gulang si Tinay. Pero hindi pa rin ito nagsasalita. Madalas din itong magkulong sa loob ng aparador nila mama. Parang doon na lagi ang taguan niya. At minsan nga nakakatulog pa ito doon. Hanggang sa hindi inaasahang makahabol pa sila mama ng 1 pang anak. Nung ipinanganak ang bunso namin, mas naging masigla si Tinay. Paminsan-minsan ay nababanggit nito ang pangalan ng bunso namin kapag sinusubukan niya itong patawanin. 7 taon na rin si Tinay noon pero hanggang doon lang ang nagagawa nito. Sobrang bihira pa, sa totoo lang. Paminsan-minsan ay dinadala namin siya sa speech therapist niya at sa psychiatrist. O kung ano-ano pa pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi talaga nagsasalita ang kapatid ko. Hindi naman dahil ayaw niya talaga o ano. Talagang hindi rin namin alam kung bakit. 1 araw ay biglang sumakit ang likod ng papa ko
sa kakayuko niya sa pag-aayos niya ng sasakyan. Dalawang araw na siyang hindi nakakapasok sa trabaho noon. Parang may naipit na ugat pero sobrang sakit daw talaga. Dahil doon ay pinatawag nila si Lolo Canor. Itong si Lolo Canor, bitirano na kumbaga kung panghihilot ang pag-uusapan. Mga bandang alas 5:30 na ito dumating. At tuwang-tuwa ito habang nilalaro-laro ang bunso namin. Na noon ay ilang buwan pa lamang. Umalis naman ako noon para mag-attend sa 6 p.m. na misa. Nakatulog raw si Papa sa panghihilot na ginagawa sa kanya ni Lolo Canor. Pero inilagay naman ni Mama sa mesa yung bayad sa hilot. At sinabihan si Lolo Canor na isara na lang yung pinto kapag aalis na ito. Tulog noon ang bunso naming kapatid habang naliligo sa banyo si Mama. Maya-maya pa, nagulat na lang si Mama nang umiyak ng malakas ang bunso namin. Sobrang lakas daw noon na parang nasasaktan yung bata. Dali-daling nagtapis ng tuwalya si Mama. Si Papa naman ay pinilit bumangon kahit masakit yung likod. Wala na roon si Lolo Canor noon nung paglabas ni Mama. Binuhat agad ni Mama yung bata. Sinubukan niyang patahanin ito at padedehen at lahat-lahat na pero iyak pa rin daw ito ng iyak. Nagkataon naman na saktong dumating na rin ako. Malayo pa lang ay naririnig ko na ang iyak ng kapatid ko. Kaya nagmadali akong pumasok sa bahay. Nung ayaw talaga tumahan, susubukan ko sanang patahanin. Pero nung hinawakan ko ang kanang braso ng bata, doon ko na nakita na may marka ng bunganga sa kanyang braso. Yung tipong parang kinagat na may marka talaga ng buong bunganga. Pero kung hindi mo titignang mabuti, hindi mo iyon mapapansin. Pagkat ang marka ng mga ngipin, hindi normal na mga ngipin. Kung bakit ko nasabi yon, ay dahil klaro ang hugis ng bunganga. Pero yung mga marka ng ngipin, parang galing sa napakatulis na pangil. Yung tipong parang mga marka ng malalaki at matutulis na karayom na bumubuo ng hugis ng bunganga. Kung ano man ang kumagat doon, malabong normal na mga ngipin yon. Nung medyo pinisil ko ng konti, dumugo sa ibang bahagi ng marka. Patunay na ang ilan sa mga ngipin medyo bumaon na sa balat ng sanggol. Bigla ako namang natandaan na nung malapit na ako sa bahay, nakasalubong ko pa si Lolo Canor. Nagmamadali itong umalis at diretso lang ang tingin na parang wala ito sa kanyang sarili. Binati ko pa nga agad pero hindi niya man lang ako pinansin. Siya ang pinagdududahan namin noon. Nilalagyan namin ng bawang ang mga marka sa braso ng kapatid ko. Nang biglang bumukas yung aparador, nandoon pala si Tinay. Medyo nawala na kasi sa aming isip dahil abala nga kami sa nangyari sa bunso namin. Namumutla ito at basang-basa ng pawis. Hindi lang dahil galing siya doon sa aparador, kundi dahil parang kinakabahan ito ng sobra na hindi namin maintindihan. Nanginginig ang bibig nito na parang may gusto itong sabihin. At sa puntong yon, nagawang magsalita ni Tinay. Paputol-putol man at medyo nauutal pero nagawa naming maintindihan. Ang unang mga salita niyang binanggit ay ganito. Yung lolo. Aswang. Kinagat si baby. Nakita ko po, mama. Ganon na ganon ang kanyang pagsasalita. Mabagal man at paputol-putol, naintindihan naman namin yon. Sa pagtatago ni Tinay sa aparador, talagang sumisilip siya madalas sa siwang doon. Sa sobrang kaba at pagkagulat siguro ni Tinay at kagustuhang sabihin sa amin ang nangyari, nagawa niyang makapagsalita
Tinanong pa namin siya at kahit medyo mahirap para sa kanya. Nagawa naming pagtagpi-tagpiin ang mga sinabi sa amin ni Tinay. Nung marinig daw niyang mayabag ng paa papunta sa kwarto, agad daw siyang nagtago sa loob ng aparador na madalas talagang gawin ni Tinay noon. Hindi naman niya inaasahang si Lolo Canor ang papasok ng kwarto. Ang sabi niya sa amin, talagang nakakatakot daw ang itsura ni Lolo Canor. Parang takam na takam daw ito sa baby at naglalaway. Kitang-kita ni Tinay kung paano lumabas ang mga pangil nito hanggang sa hindi ito nakapagpigil. At sa sobrang pagkatakam, nagawa niyang kagatin ang bata. Talagang malusog na sanggol at maputi kasi noon ang bunso namin. Pero nung medyo bumabao na ang mga ngipin, mabuti na lang at agad na umiyak ang bata. Sa suot din ng sanggol ay may nakakabit na proteksyon. Yun bang nakabalot ng itim o pulang tela tapos ikakabit sa damit ng sanggol gamit ang imperdible. Talagang uso yung ganun dati kasi. Galit na galit si Papa noon. Kaya daw pala sa tuwing nagpapahilot din ito kay Lolo Canor dati, nung wala pa si Bunso, nagkakasakit din ako o si Tinay. Siguro ay inaaswang pala talaga ni Lolo Canor. Muntik nang sugurin ni Papa ang matanda ng mismong gabing yon. Kahit masakit ang likod niya, pero pinakalma namin siya. Ilang araw pagkatapos nun, paggabi na nung makita ni Papa si Lolo Canor sa may likod ng bahay namin. Medyo galit pa rin si Papa kaya agad niya iyong nilapitan. Tay Canor, anong ginagawa mo dyan? Paggabi na oh. Agad raw na tanong ni Papa kay Lolo Canor. Yumuyuko-yuko lang daw ang matanda sa may damuhan. Medyo nagulat pa raw ito at nakita pala siya ni Papa. Ah, wala. Mga ngahoy lang. Sagot daw nito. Mga ngahoy? Eh, madilim na. At ano namang kahoy ang makukuha mo riyan? Eh, puro lang naman damuhan dyan. Sagot naman ni Papa. Kasi nga, damuhan lang doon banda. At wala talagang punong kahoy doon. Tinignan lang raw ng masama ni Lolo Canor si Papa. At hindi na ito sumagot pa. Agad din raw itong umalis pagkatapos nun. Alam ni Papa noon na baka kunwaring nangangahoy lamang. Pero aaswangin na naman ito ang bunso namin. Simula noon na hindi na nagpapagabi si Papa sa trabaho at maaga na siyang umuuwi. Linggo ng gabi noon, hindi ako nakapagsimba sa 6 PM na misa. Dahil medyo masama ang panahon. Bandang alas 9 ng gabi, binuksan ni Papa ang pinto sa kusina. At tumayo lang siya doon banda dahil nagyoyosi ito. Nang may mapansin siyang kulay itim na baboy na paikot-ikot doon banda, nagtaka agad si Papa. Dahil wala ka talagang makikitang ganon doon banda, lalo na kung ganoong oras. Nagkunwari lang siyang walang nakita at kinuha niya ang baril. Paglabas ulit ni Papa, nandoon pa rin yung baboy. Pabalik-balik sa may kwarto nila Mama. Hindi na nag-atubili si Papa noon at agad niyang pinaputukan. 2 putok pero nakatakbo pa rin daw yon sa may damuhan. Kaya akala ni Papa, hindi niya iyon tinamaan. Nagulat kami sa putok noon. Pero nung tinignan namin, may mga patak ng dugo doon banda. Ibig sabihin, tinamaan ito ni Papa. Ang pinaka-kumumpirma sa duda namin, mga 2 araw pagkatapos nun, nalaman naming napilay si Lolo Canor. Nakita namin mismong nakasaklay na ito at may benda na ang kanang paa. Siyempre, alam naming hindi yun nagkataon lamang. Ang sabi ng mga kapitbahay niya, wala rin daw silang alam na naaksidente o na paano ang matanda. Basta, nakita na lang daw nilang nakasaklay na ito.
Nang minsang magkasalubong kami sa daan kasama ko si Papa, ang sama ng tingin sa amin ng matanda. Pinaringgan ito ni Papa, na kapag mapadpad siya ulit doon banda sa amin, hindi lamang yun ang aabuti nito. Hindi sumagot ang matanda, at simula noon, hindi na kami ginambala pa ng naturang aswang. Hanggang ngayon ay buhay pa rin ito sa edad na lagpas 90. At mas marami ang mga nagsasabing, hindi raw ordinaryo ang matandang manghihilot. Hanggang dito na lamang po. Salamat. Magandang araw po sa inyo, Sir Dan, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako man po ay matagal na ring nakikinig dito sa channel ninyo. Taga Negros Oriental po ako, pero hindi ko nasasabihin kung saan po mismo. Para na rin maitago ang pagkatao namin. May ilan din po kasing nakakaalam ng kwento kong ito. Kahit nangyari po ito, mga 30 taon na rin ang nakalipas. 28 taong gulang lang po kasi ako nito. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jessa. Nagsimula po ang lahat nang magkasakit ang panganay kong anak. Ang sabi ng doktor, habang buhay na raw niyang kakailanganin ng gamot. Medyo may kamahalan pa naman po yung gamot. Samantalang umaasa lang kami sa maliit na kinikita ng asawa ko sa pagtitinda ng karne sa palengke. Kulang na kulang po talaga dahil maliit lang ang kita at kinakapos po talaga kami. Dahil doon, napilitan akong mamasukan bilang isang kasambahay. Nirekomenda ako ng kaibigan ko sa isang pamilya dito lang din sa probinsya namin. Mga mahigit isang oras lang naman na biyahe mula sa mismong barangay namin. Kakilala sila ng kaibigan ko. At dati raw na naninilbihan doon ang pinsan niya. Pero umalis ito. At dahil sila naman din yung pinapahanap ng magiging kapalit, sigurado na raw na makakapasok ako. Mabigat man sa loob ko ay nagpaalam ako sa aking dalawang anak na yun nga, mamamasukan ako bilang isang kasambahay. Nung una ay tutol talaga sila, lalo na yung bunso namin, pero ipinaliwanag ko na lang ng maayos sa kanila. Lalo at napag-usapan na rin naman naming mag-asawa ang tungkol doon. Bali sa umaga hanggang hapon, doon na lang muna ang mga bata sa lola at lolo nila. Dahil nga wala rin ang asawa ko sa bahay sa mga ganong oras. Tandang-tanda ko pa na araw ng Linggo nung umalis na ako. Sinamahan ako ng kaibigan ko. Dahil malapit lang din doon ang pinapasukan nito. Nakilala kong si Ate Marilo at Kuya Samuel ang magiging amo ko. May katandaan na rin ang mga ito. Habang ang kaisa-isa naman nilang anak ay nasa ibang bansa nagtatrabaho. Mukha naman po silang mababait. Sinabi lang nila sa akin ang magiging trabaho, ang sweldo, at ang ilang mga bilin sa loob ng bahay. Sa unang buwan ko ay maayos naman. Masaya ako na mababait ang mga amo ko. Hanggang sa tumagal ako doon ng mga 2 buwan. Tuwing Linggo, umaalis si Ate Marilu para magmajong kasama ang kanyang mga kumare. Siyempre, medyo may edad na rin kaya yun lang ang libangan nito. At madalas naman ganun talaga ang may kaya. Habang si Kuya Samuel naman, may iwan lang lagi sa bahay. Ako naman ay tuwing Linggo na mamalengke. Madalas pagkatapos kong magtanghalian ko ginagawa yon. Isang linggo ng tanghali. Medyo natagalan ako sa pag-alis dahil medyo masakit ang aking tiyan. Na medyo nakakaramdam din ako ng pagkahilo. Kaya agad po akong naligo ng oras na yon.
Nakatapis na ako ng tuwalya habang nagtututbrush sa may lababo. Nang biglang may humawak sa akin siyan mula sa likod. Siyempre, agad akong napalingon at si Kuya Samuel pala yon. Nakangisi lang ito sa akin. Akala ko nung una, may balak itong pagsamantalahan ako. Pero nakatutok lang ang tingin ito sa aking tiyan, na hindi ko alam kung bakit. Ilang buwan na ba ito, Jessa? Nakangisi pa nitong tanong. Siyempre, ako naman ay napahawak lang sa aking tiyan at nagmadaling pumasok sa kwarto. Sa puntong yon, hindi ko talaga alam pa. Madalas naman kasing nadedelay ang buwan ng dalaw ko. At anemic ako kaya normal na lang din sa akin ang mahilo. Hindi ko talaga alam pa na may dinadala pala ako sa aking tiyan. Pero sa isip ko noon, talagang posible nga at baka nasa 2 buwan na rin. Kinakabahan po ako noon, Sir Dan. Paano namang nalaman ni Kuya Samuel? At bukod pa roon, talagang kakaiba ang tingin nito sa aking tiyan lagi. Yung tipong parang tumatagos ang paningin nito, na nakikita niya ang nasa loob ng aking sinapupunan. Kaya pala nung nakaraang linggo bago yon, sinabihan niya akong wag magsuot ng kulay itim. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero naalala ko ang sabi sa akin ng nanay ko, na kapag itim raw ang suot ng isang buntis, hindi raw tatagos ang paningin ng mga aswang rito. Lalo na raw kapag gabi sa oras ng pagtulog. Wala naman siyang dahilan para sitahin ako tungkol doon, kung wala siyang ibang ibig sabihin. Habang namamalengke ako noon, medyo lutang ang aking isip. Bukod sa iniisip ko kung paano na lang akong buntis nga ako, lalo at mahirap ang buhay, gumulo lalo ang utak ko dahil doon sa mga sinabi ni Kuya Samuel. Pero sinubukan kong iwaksi muna ang lahat ng iyon sa aking isipan. Kailangan kong kumayod para sa panganay kong may sakit. Lumipas ang ilang araw at napansin kong kakaiba talaga kong makatingin sa akin si Kuya Samuel. At mas lalo ko ring nakukumpirma na nagdadalang tao nga ako. Naghihiwa ako ng mga gulay noon habang hinihiwa naman ni Ate Marilo ang karne. Nag-uusap kaming tatlo sa may mesa habang nakaupo lang at nanonood si Kuya Samuel. Doon ko na napansin na parang may kung ano sa dulo ng kanyang dila. Parang maliit na laman na kulay puti. Naalala ko ang sabi sa akin ng lolo ko noon, na meron daw mga aswang na may maliit na laman sa may dulo ng kanilang dila. Kung saan mapapansin mo raw talaga ito, dahil madalas nilang inunguya-nguya yung nasa may dulo ng kanilang dila. Maliit lang yon pero wala talagang ganon ang dila ng normal na tao. Hindi naman rin daw lahat ng aswang ay ganoon. Siguro ay hindi pa ninyo naririnig ito. Pero sa lugar namin, ang mga matatanda doon ay naniniwala sa mga ganoong bagay. Dahil marami na raw na mga pinaghihinala ang mga aswang, ang napapansin nila na may ganoon sa dulo ng dila. Kaya madalas din na yung mga pinaghihinala ang aswang, mapapansin mong parang laging may nginunguya-nguya. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala doon, ah. Pero hindi lang naman din yon ang napansin ko kay Kuya Samuel. Minsan ay nakikita ko rin itong lumalabas ng gabi. Hindi ko naman alam kung saan ito nagpupunta. Lalo at alanganin na rin talaga ang oras ng labas nito. Parang wala naman ding alam si Ate Marilo. Siguro ay hinihintay nitong makatulog ang kanyang asawa. O baka may ginagawa itong kung ano, na hindi namamalaya ni Ate Marilo na lumalabas ito ng gabi. Bukod pa roon, isang gabi nagagamit sana ako ng kubeta. Naabutan kong galing sa labas ng bahay si Kuya Samuel. Ang braso nito ay punong-puno ng dugo.
Wala itong suot pang itaas at maging sa katawan niya ay may mga dugo din. Nagulat kami pareho noon, pero agad akong pumasok pabalik ng kwarto. Kung ano man ang pinaggagawa ni kuya sa labas ng bahay, siguradong kakaiba yon. Siya marahil lang sa larin, sa mga nakikitang patay na hayop malapit lang sa kanila ng mga nakaraang araw. Nalilito na ako noon kung ano bang gulo ang pinasok ko. Pero lagi akong bumabalik sa kung ano ang dahilan kung bakit sumubok akong maging isang kasambahay. Walang iba kundi para sa aking anak. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan na dahilan para tuluyan na akong makapagdesisyong umalis. Ang lakas ng ulan ng gabing yon, kaya maaga akong dinalaw ng antok, lalo at malamig. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog, nang makaramdam ako ng parang mabigat. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako noon. Pero talagang mabigat na hindi ako makahinga. Ang sabi ko noon sa aking sarili, baka nananaginip lang ako. Pero lalong dumiin at nakaramdam din ako na may nakadiin sa aking tiyan. Doon na ako tuluyang natauhan. Pagdilat ko ay may nakadaga na sa akin. Medyo madilim sa kwarto, pero pamilyar na lalaki ang naaaninag ko. Agad akong napasigaw, pero mabilis na tinakpan ni Kuya Samuel ang aking bunganga, kaya hindi na ako nakasigaw ulit. Ibang-iba ang itsura ni Kuya Samuel. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, at nakakapagtakang parang nagtatayuan ang buhok nito sa ulo. Dumidiin sa mukha ko ang mahahabang kuko habang tinatakpan niya ang aking bunganga. Walang kahirap-hirap niyang pinunit ang aking damit, at talagang yung aking tiyan yung kanyang punterya. Halos panawa na po ako ng ulirat noon nung dumidiin ang kuko nito sa aking tiyan. Tanging mga angil niya ang naririnig ko habang patuloy akong nagpupumiglas. Nanlalaban talaga ako noon dahil dinidilaanan ni kuya ang tiyan ko, at kulang na lang sa pilitan niya iyong buksan. Ramdam kong bumabao na yung matutulis niyang mga kuko. Nakala ko po talaga noon katapusan ko na. Nang walang ano-anong narinig ko ang boses ni Ate Marilu na galit na galit. Ano ka ba naman? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na pigilan mo ang iyong sarili? Sigaw agad ni Ate Marilu. Agad na napabalikwa si Kuya Samuel sa pagkakadagan niya sa akin, na parang bigla itong natauhan, at agad din itong lumabas ng kwarto. Nakita agad ni Ate ang mga sugat ko sa aking tiyan. Ilang ulit niyang sinabi sa akin na kung ano man raw ang nakita ko, hindi raw yon tulad ng iniisip ko. Pilit niya akong kinukumbinsi na nais akong pagsamantalahan ng kanyang asawa. Pero hindi po talaga ganun ang nangyari. Hindi ako, kundi yung sanggol sa sinapupunan ko talaga ang kanyang pinupunterya. At paano naman niya maipapaliwanag yung mapupulang mata at mahahabang mga kuko, pati ang kakaibang angil, habang naglalaway ito ng sobra? Nung gabing yon, doon natulog sa kwarto ko si Ate Marilu pagkatapos niyang gamutin ang aking mga sugat. Kinabukasan yan, pinalis na niya ako at binigyan niya ako ng malaking pera para hindi na ipagsabi ang mga nangyari. Pero matagal na panahon akong nanahimik. Siguro ay hindi naman masama kung ibahagi ko dito ang aking karanasan. Salamat po, Sir Dan, kung mapili po ninyo ito. Paalam. Noong kabataan pa ng Lolo Andoy ko, kinahiligan raw nila ang manghuli ng mga bayawak at malalaking mga ibon doon sa kagubatan sa aming probinsya.
Madalas nilang gawing pulutan yon kapag umiinom sila ng tuba tuwing gabi. Alas 4 pa lang ng hapon, nangangaso na ang mga ito. Ang kasama daw ni Lolo madalas ay ang kapatid niyang si Pinong at ang pinsan nitong si Molong. Ang sabi sa amin ni Lolo, sa mga kaedaran daw nila noon, parang sila ang kinatatakutan sa kanilang lugar. Sila ang pinakamatapang at walang naglalakas loob na kantihin sila sa kanilang mga kaedaran. Medyo may pagkabarumbado rin daw talaga ang mga ito nung kabataan pa lang nila. Kung minsan ay gumagawa din sila ng patibong para sa mga bayawak. At binabalikan na lang nila yon kinabukasan. Ang sinasabi ko nga po palang probinsya ay sa probinsya ng Iloilo. At nangyari itong kwento ko mga lagpas 50 anyos na rin ang nakalipas. Matagal na rin pumanaw si Lolo Andoy. Pero ilang ulit na nilang naikwento sa amin ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Kaya po dito ako nagpadala ng kwento dahil natutuwa ako kapag nagsasalita kayo ng lingwahe naming mga taga-Iloilo. Pero tatagalugin ko po itong kwento ko para hindi kayo mahirapan. Bale, ang bahay nila nasa may tabing ilog. At ang gubat naman na pinapasok nila ay mga 20 minutong lakaran pa. Pero madalas pa rin nilang gawin yon kapag wala silang pulutan. Kung hindi bayawak, mga malalaking ibon ang inuuwi nila madalas. Diretso luto na yon para sa pulutan nila. Isang araw, may mga nakapagkwento kila Lolo Andoy na doon raw sa kabilang gubat, mga 2 barangay ang agwat sa lugar nila. Marami raw mga ligaw na hayop. Nung panahon daw kasi na yon, makakakita ka pa ng mga ligaw na manok at baboy sa mga kagubatan. Hindi tulad sa panahon ngayon. Ayon pa sa nakapagkwento sa kanila, marami rin daw malalaking ibon na pwedeng-pwede ipulutan at wala raw talagang kabahay-bahay doon sa gubat. Na walang kung sinong pupuna kapag pinasok nila yon. Nagkayayaan ngayon sila Lolo Andoy, Lolo Pinong at si Lolo Molong. Sila lang naman ang malalakas ng loob kasi at ayaw sumama ng iba nilang mga kaibigan. Kinabukasan ng hapon, mga bandang alas 4 ng hapon raw nang umalis na sila Lolo. Sa pagkakataong yon, hindi lang para mangaso. Dahil gusto lang din nilang matignan ang gubat. Nagkahamonan raw kasi sila ng kanilang mga kaibigan. Kung kaya nga ba nila Lolo na magpagabi sa gubat na yon. At hindi naman yon inatrasan nila Lolo. Siyempre matagal na panahon na ang lumipas ng mangyari kaya hindi pa talaga masyadong napupuntahan ng mga tao ang gubat ng mga panahong yon. Kahit nga sa pangangaso nila Lolo, pana pa raw ang ginagamit nila noon. Sila-sila lang din ang gumawa at may kanya-kanya silang dalang itak. Yung bukana pa lang daw ng gubat, medyo mapapaisip ka na talaga. May malaking puno ng naras sa may bukana na parang ilang taon na raw na nandoon. Nung pinasok na raw nila Lolo ang gubat, napakatahimik raw sa loob noon at tanging huni lang ng mga ibon ang maririnig mo. Yung tipong kung mahina ang loob mo, kikilabutan ka na agad sa huni pa lang ng mga ibon. Ang unang ginawa nila Lolo, inihanda nila ang mga patibong para sa mga bayawak. Nilagyan nila yon ng mga pain. At pagkatapos nun, iniwan lang nila yon at babalikan na lang nila. Hindi naman kasi ganun kadali manghuli ng bayawak kung wala kang gagamitin na patibong. Nung mga bandang alas 5 na ay nakahuli na raw sila ng 3 ligaw na mga manok. Totoo nga ang sabi ng iba na maraming ligaw na hayop doon. Medyo maila pero dahil may mga pana, nakahuli naman sila agad.
Hindi pa nakontento sila Lolo Andoy. Dahil talagang hilig nila ang mga aso noon. Bitbit pa nila ang mga manok nang tumigil sila sa kanilang daan. Yun ay dahil may isang matandang babae raw na tinatahak din ang kanilang direksyon. Bale makakasalubong nila at natanaw na agad nila habang malayo pa lang ito. Nagtaka agad si Lolo Andoy. Ano nga namang ginagawa ng isang matandang babae sa ganun kasukal na gubat? Lalo na sa ganoong oras. Yun ang tumatakbo sa utak nilang tatlo ng mga oras na yon. Kaya bigla silang natigilan. Bigla nilang naalala ang mga usap-usapan din galing sa iba nilang mga kaibigan. Na hindi raw totoo na walang nakatira doon sa loob ng gubat. Dahil ayon sa mga usap-usapan, doon raw sa loob ay may nakatirang isang matandang aswang. Agad na tinapik sa dibdib ni Lolo Andoy si Lolo Pinong at Lolo Molong. Dahil talagang natigilan raw ang mga ito. Tara na, ano ba kayo? Matanda lang yan. Baka taga dito lang yan malapit. Wika raw ni Lolo. At naglakad na rin sila agad. Nung magkakasalubong na sila, tumabi pa raw sila Lolo. Dahil medyo maliit lang ang daan sa loob ng gubat. Siguro, yun yung daang nabuo na ginagamit ng mga magtutroso at ng iba pang mga ngaso sa gubat. Binati pa raw nila ang matanda nung nagkasalubong na sila. Isang mabilis at animoy misteryosong ngiti lamang daw ang naging tugon ng matanda. Pero dahil bata pa at hindi masyadong nag-iisip, tumawa pa raw sila Lolo pagkalagpas ng matanda sa kanila. Tumahimik lang sila nung lumingon raw ang matanda at tinignan sila nito ng masama. Pero talagang walang pakialam sila Lolo. At gusto pa rin nilang ituloy yung hamon sa kanila na magpagabi doon sa gubat. Medyo madilim na raw noon nang makakita sila Lolo ng napakalaking ibon na kulay itim. Talagang may kalakihan daw yon na kahit dumidilim na, kitang kita nila ang ibon. Nung una ay hindi nila pinapansin. Pero nung nakahalata sila na parang sinusundan raw sila ng ibon, doon na sila umaksyon. Sinubukang panayin yon ni Lolo Pinong. At sa pagkakakita nila, tinamaan daw yon at bumulusok pababa sa may parteng talagang sobra ng masukal. Hindi na nila pinagaksayahan pa ng panahon na hanapin kung saan yon bumagsak. Dahil talagang padilim na nga. Sa halip, ang ginawa nila Lolo, nagsiga sila sa gitna ng gubat para magkaroon ng apoy. At doon ay niluto nila yung nahuli nilang ligaw na manok gamit yung apoy. Tawa pa raw sila ng tawa. Dahil wala namang espesyal sa gubat at hindi naman nakakatakot. Maya-maya pa, bigla nila ulit napansin na nandoon na naman ang kulay itim na ibon. Napaikot-ikot doon banda sa kanilang kinalalagyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta itim na ibon. Pagkat sinabayan na iyon ng napakalakas na tunog ng wakwak. Kung taga-probinsya ka namin at sanay ka nang makarinig ng tunog ng wakwak ng mga panahong iyon, talagang alam mo ang pinagkaiba ng ibon lang at ng huni ng wakwak. Mabilis daw agad na tinambakan ng lupa ni Lolo Andoy yung apoy na ginawa nila. Kitang kita kasi ang mga ito mula sa itaas dahil doon sa apoy. Kaya yon ginawa ni Lolo Andoy. At naubos na rin ang mga palaso nila. Tanging itak na lang ang meron sila noon. Tumakbo sila agad. Wala nang direksyon basta sinikap nilang hindi sila magkahiwa-hiwalay. Nung pagod na, napatigil sila sa may sapa. Dinig na dinig pa rin daw nilang paikot-ikot ang wakwak sa itaas. Ang ginawa nila Lolo, doon sa may sapa ay mabilis silang nagpahid ng putik. Buong katawan daw yon.
Naalala kasi ni Lolo ang sabi ng mga matatanda sa kanilang baryo. Nakapag nasa ganong sitwasyon ka, magpahid ka ng putik sa buong katawan mo at hindi ka masusundan ng aswang. May tatago raw ang amoy at mahihirapan ng aswang na makita ka. Ang sabi kasi nila, tayong lahat ay sa lupa lang naman nagmula, kaya sa lupa din babalik. Talagang may tatago raw ng nagpahid ng putik ang kung anumang presensya ng tao laban sa mga naghahabol na aswang. Dinig na dinig nila Lolo ang paikot-ikot na wakwak. Pero natakot naman silang tumigil doon sa may sapa dahil hindi raw talaga umaalis doon banda ang huni ng wakwak. Maingat silang umalis hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. May nakita silang kubo sa gitna ng gubat na iyon. Buong akala nila, ligtas na sila, lalo at may ilaw sa loob ng kubo. At nung mga oras daw na iyon, tumigil na ang naririnig nilang huni ng wakwak. Marahan na sana silang lalapit sa kubo, nang bigla ulit silang nakarinig ng mga pagaspas. Agad na hinila ni Lolo Andoy ang pinsan niya at kapatid, at nagtago silang muli sa may damuhan. Mabuti na lang at alerto si Lolo. Dahil ilang segundo lang ang nakalipas, may biglang lumapag mula sa itaas. Hindi man nila naaninag agad. Nung lumapit na raw ang nilalang sa kubo, kitang-kita nilang isang matandang babae na ang naglalakad palapit sa kubo. Tumatagos daw sa labas ang kaunting ilaw mula sa gasera sa loob ng kubo. At doon ay nakita raw nila Lolo ang parehong matandang babae na kanina lang nakasalubong pa nila. Tinakpan agad ni Lolo Andoy ang bibig ng dalawa niyang kasama. Pagkat paano nga naman nangyari na ang biglang lumapag mula sa itaas naging isang matandang babae. Ang nakakatakot pa, wala raw itong kahit anong suot. At napakagulo raw ng mahaba nitong buhok. Halos hindi na raw sila huminga. Nang galit na galit raw itong nagwawala bago pumasok sa kanyang kubo. Na parang hindi raw ito matanda kung kumilos. Marahil ay galit na galit daw ito. Dahil kahit hinalugog na niya ang buong gubat, wala itong makita. Mukhang tama nga ang desisyon nila Lolo na magpahid ng putik sa kanilang buong katawan. Nung pumasok na ang matanda sa kubo, dahan-dahang umalis sila Lolo at hindi na lumingon pa. Ayon pa kay Lolo, mga isang oras pa ang kanilang binuno bago nila nakita ang labasan. Tumakbo na raw ang mga ito pagkatapos nun. Hawak-hawak nila ang kanilang itak. Pero ni hindi man lang raw nila naisip, naunahin pang sumubok na lumaban kaysa sa tumakbo. Ayon pa kay Lolo, nagtaka ang mga magulang nila kung bakit ganoon ang kanilang itsura. Sinabi nila ang nangyari, imbis na magyabang pa na nakabalik sila ng buhay. Simula noon, tumigil na ang mga ito sa kanilang pangangaso. Sapat na raw yon para madala ang mga ito. Tungkol naman sa matandang babae, kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya. Dahilan para mabalitaan na lang nila Lolo na wala na raw doon ang nakatira doon sa maliit na kubo sa gitna ng gubat. Kung saan man pumunta ang matandang babaeng yon, walang nakakaalam. Hanggang dito na lang po. Salamat. Insi anyos po ako noon. Nagmamadali kami ni Mama sa paglalakad dahil manganganak na daw ang Tita Joanne ko. Kapatid siya ni Papa. Mga alas 11 na ng gabi ng mga oras na ito. Kung bakit nagmamadali talaga kami ay dahil isang kumadrona si Mama. Ayoko na sanang sumama noon.
Kaso nga lang, hindi ko naman pwedeng hayaan si Mama. Lalo at ating gabi na rin at sa may taas pa banda ng bundok ang bahay nila Tita Joanne. Ang papa ko kasi ay madaling araw na nakakauwi sa pangingisda. At si kuya naman ang maiiwang magbabantay ng iba pa naming mga kapatid. Kaya ako na lang talaga ang sumama. Bit-bit ko ang mga gamit ni Mama. Halos patakbo na kami sa daan namin kahit medyo paakyat ang daan. Nagkataon na yung kapitbahay nila Tita Joanne ay bumaba rin ng bundok. Dahil pupunta ito sa lamay malapit lang din sa bahay namin. Kaya nakisuyo na rin si Tita Joanne na padaanan si Mama ng bahay at sabihing pumunta na agad. Dahil manganganak na raw ito. Kaya ganun na lamang ang pagmamadali namin. Sa daan namin paakyat ay nakaamoy kami ng kakaibang amoy. Yun bang parang amoy ng nabubulok na hayop? Siyempre wala na kaming oras para pansinin pa yon. Dahil malapit na rin kami sa bahay nila tita. Binaliwala lang namin yon at dumiretso na kami. Pagdating namin doon ay sandali kaming tumigil para habulin ang mga hininga namin. Nakakapagod kasi ang paakyat na daan, lalo pa at may mga bitbit din kami. Nasa tapat kami ng bahay nila tita nung marinig naming umiiyak si Tita Joanne. Hagulgol na nga yon kung tutuusin. Agad naman kaming pinagbuksan ni Tito Manuel, ang asawa ni tita. Nagulat kami noon kasi may hawak itong itak. Ano yan Manuel? Bakit may hawak ang itak at bakit umiiyak na si Joanne? Tanong agad ni Mama sa kanila. Alam mo kasi ate, kanina lang ay may biglang lumapag sa bubong namin. At may paikot-ikot din na malaking ibon sa itaas. Dinig na dinig namin ang pagaspas ng pakpak kaya alam naming napakalaki nun. Inaaswang yata si Joanne ate. Ilang gabi na rin kaming may nararamdaman eh. Dagdagan pa ng sobrang sakit ng tiyan niya kaya ayan at iyak na siya ng iyak. Sagot naman ni Tito Manuel. Panganay kasi nila ang ipinagbubuntis ni tita. Kaya naghalo na rin talaga ang takot ng panganganak at ang nararamdaman na nilang may paikot-ikot nga raw sa taas ng bubong nila. Akala ko noon ay hindi maniniwala si Mama pero naniwala ito na inaaswang si Tita Joanne. Magbantay ka sa paligid Manuel. Sabi pa ni Mama kay Tito. At ikaw naman boy, umalalay ka sa akin. Wika nito sa akin. Tumango lang kami pareho ni Tito. At nagsimula na si Mama dahil manganganak na nga talaga si Tita. Inabot din yata ng halos isang oras bago lumabas ang bata. Kasabay ng pag-iyak ng bata ay narinig naming parang may lumapag sa sanga ng puno sa likod lang ng bahay nila tita. Malakas yun na yung sangang malapit lang sa bubong. Maririnig na humapay at sumasagi na sa bubong ng bahay. Patuloy ang pag-iyak ng sanggol. Habang ang tita ko naman ay hinang-hina na dahil sa panganganak. Ano ang tunog na yon? Tanong ko kay Mama. Agad na pinutol ni Mama ang pusod ng bata. Hinugasan ang mga dugo at binalot ito ng lampin. Nanginginig ang kamay ni Mama noon na hindi ko maintindihan. Titignan ko sa labas ma. Nandito na naman siguro yung aswang na ilang gabi nang nanggagambala sa amin. Wika pa ng Tito Manuel ko. Kinuha ni Tito ang kanyang itak at flashlight. Kinabahan na ako ng mga oras na yon. Siyempre, nasa may taas pa kami ng bundok tapos walang kapitbahay. Ang layo ng agwat ng mga susunod na bahay. Paglabas na paglabas ni Tito ng pinto, narinig na naman namin na yung kung ano man yung lumapag sa sanga kanina
Bigla yung lumipad. Sumigaw si Tito noon na parang hinahamon niya yung aswang. Nung mga oras na yun ay tumahan na ang bata dahil hinele ni Mama. Kaso nga lang, bigla na lang may tumunog na parang napakalaking ibon. Ang tunog ay parang sa uwak pero mas mabagal at malakas. Sa probinsya namin ay tinatawag namin yung wakwak. Kung taga-probinsya ka at naniniwala ka sa mga ganito, alam kong minsan ka na rin nakarinig ng tunog na yon. Umiyak nang umiyak muli ang sanggol, na parang kahit kakapanganak lang nun ay nakaramdam yun ng takot. Inilawan ni Tito ang paligid. Nakikita namin yon sa loob. Gawa lang kasi sa kawayan ng dingding. Pero mukhang hindi niya man lang nakikita ang pinagmumula ng tunog. Kahit parang paikot-ikot lang yon sa paligid. Kinuha ni Tita Joa ng bata at sinubukang patahanin. Si Mama naman ay kinuha ang rosaryo. At sa may kusina ng bahay, kumuha siya ng lumang kawali at ng pinagbalatan ng nyog at konting maliliit na kahoy. Inilagay niya yon sa lumang kawali at sinindihan niya yon hanggang sa umapoy yon ng konti at umusok. May kinuha si Mama sa kanyang mga gamit. Hindi ko alam yon pero nakalagay yon sa isang maliit na plastik at nakabalot ng itim na tela. Binuksan niya yon at ibinudbo doon sa baga. Tapos binudburan din niya ng asin. Medyo kakaiba ang amoy na ibinigay nun. May mga kaibigan kasi si Mama na may alam sa mga ganitong bagay. Sa tingin ko ay doon niya nakuha yon. Nung umuusok na yon ay sinabihan ako ni Mama na bantayan si Tita Joanne. Dahil mag-iikot daw siya sa bahay, dala-dala yung ipapausok niya. Pangtaboy daw kasi yon ang aswang. 7 ikot daw dapat ang gawin. Kinakabahan ako noon pero wala naman akong magawa. Habang nag-iikot si Mama ay nagdadasal ito. Naririnig ko pa halos yon. Si Tito naman ay ginagalugad pa rin ang paligid ng bahay. 5 ikot na siguro si Mama nung maramdaman naming parang wala na yung malaking ibon na paikot-ikot sa bahay. Tumahimik na rin ito at hindi na tumunog pa. Pagkatapos ng ginawa ni Mama ay pumasok na sila ni Tito. Nilagyan nila ng asin ang mga bintana. Ang sabi ni Mama noon, huwag na raw muna kaming umuwi at doon na kami matulog. Dahil kapag bagong panganak daw kasi, talagang nakukurso na dahan. Hindi daw basta-bastang titigil ang aswang ng ganon-ganon lang. Kung bakit ganon na lang ang pag-aalala ni Mama, ay dahil namatay din ang bunso na sana naming kapatid noon. 1 buwan pa lang daw siyang naipanganak nung madali ito ng aswang. Wala pa akong muwang noon. At nang gabi lang na ito ko nalaman ang tungkol sa totoong nangyari. 1 gabi rin daw na ginambala sila Mama noon. Hanggang sa nagkasakit ang kapatid ko at namatay. Sa doktor naman nila dinadala nung nagkakasakit. At wala namang nakitang sakit sa bata. Nung namatay na ang bata, agad na nabalitaan yun ng kakilala ni Mama na manggagamot at pumunta ito sa bahay namin. Ang sabi nito ay hindi na raw yun ang katawan ng bata. Nangingitim na raw kasi ang katawan nung umaga nung namatay ito. Walang nagawa sila Mama at Papa noon. Ang sabi daw kasi ng manggagamot ay huli na. Kaya ayaw ni Mama na mangyari din yon sa anak ni Tita Joanne. Sumapit ang umaga at hindi naman namin naramdamang bumalik pa ang wakwak. Malamang epektibo nga ang ginawa ni Mama na pangtaboy. Hinaluan niya kasi yon ang bigay sa kanya ng kaibigan niyang manggagamot.
Kaso nga lang, kinaumagahan ay may nangyari. Mga alas 6 ng umaga noon, maagang maaga pa kung tutuusin. Agad akong bumaba ng bundok para umuwi. Hindi naman ako natakot na kasi umaga na rin. At hinatid naman ako ni Tito Manuel sa may paanan. Naiwan si Mama doon kasi syempre, inaalalayan pa niya ang bagong panganak. Pagbalik daw ni Tito Manuel ay nagkataong lumabas yung matanda na nakatira lang sa may paanan ng bundok. Nagtanong lang daw ito kung nakauwi na kami. Tumangulang naman si Tito pero hindi niya nabanggit na ako lang ang umuwi. Kasi nga nagmamadali din siyang bumalik. Nung malapit na daw si Tito Manuel, nagulat ito kasi paglingon niya ay nakasunod sa kanyang matanda. Pero syempre wala naman siyang naisip na masama. Dahil mabait naman at kakilala naman nila yung matanda. At madalas din naman daw itong umakyat doon sa bundok. Nagulat lang siya dahil halos patakbo na raw siyang bumalik. At kung umakyat man ang matanda, dapat na pag-iwanan na ito. Pero halos ilang metro lang daw ang distansya nila. At ngumiti pa sa kanya ang matanda pag lingon niya. Katakataka na parang ang lakas bigla ng katawan ng matanda. Hinayaan lang naman niya dahil akala niya ay iba naman ang sadya sa pag-akyat ng matanda. Pagdating sa bahay nila ay pumasok naman si Tito pero nung isasara na niya ang pinto, bigla daw sumigaw ang matanda na sila Tito naman pala talaga ang sadya niya sa pag-akyat. Nagtanong si Tito kung bakit. Ang sabi naman ng matanda ay gusto raw nitong makita ang bagong panganak. Ang sabi ni Tito ay nagpapahinga pa ang mag-ina. Pero bigla na lang raw pumasok ng pinto ang matanda na parang wala itong narinig. Siyempre, nahiya naman si Tito na palabasin pa ito. Pero hindi pa nakakauwi si Mama. Kaya agad nitong hinarap ang matanda. At tinanong kung bakit nagmamadali talaga itong makita ang bagong panganak. Wala naman daw itong masagot. At nagulat ito nang makita si Mama. Napakalikot din daw ng mata nito. Hindi makatingin ng diretso at hindi mapakali. Tuwing aalis kasi kami ng gabi, daladala ni Mama ang proteksyon niya na pinagawa pa niya sa kakilala niya. Kinuha ni Mama ang walis tingting at itinayo niya iyon ng pabaliktad sa may pintuan. Ginawa yon ni Mama kasi kapag daw pala may aswang na pumasok sa bahay niyo, malalaman niyo raw yon sa walis tingting. Hindi daw ito makakalabas ng pinto hanggat hindi niyo binabaliktad ang walis tingting. Nung nakita daw nitong ginawa yon ni Mama, pinagpawisan daw ng todo ang matanda. Aswang ang matandang ito. Siya yung gumagambala sa inyo nung mga nakaraang gabi. Tama hindi ba? Wika pa daw ni Mama. Galit na galit daw kaagad si Tito nang marinig yon. At halos saktan pa niya ang matanda kung hindi lang ito nagpipigil. Wala na daw mapagpilian ang matanda kundi ang umamin. Nakiusap daw ang matanda na tanggalin na ni Mama ang walis tingting dahil lalabas na lang daw ito. At hindi namang gagambala pa sa pamilya. Pumayag na lang din si Mama dahil syempre, hindi naman nila magagawang patayin yon sa ganoong sitwasyon. Binantaan ni Tito ang matanda na kapag may naramdaman pa sila o biglang magkasakit ang sino man sa membro ng pamilya nila kasama na si Mama, walang ibang sisingilin si Tito kundi ang matanda. Tumango daw ang matanda at agad na lumabas nung tinanggal ni Mama ang walis. Mahirap man paniwalaan, pero dahil dito ay hindi na ako nagduda pa na sa mundong ito ay may mga tinatawag talagang aswang.
Salamat, Sir Dan. Hanggang sa muli.